Hello guys, welcome to my channel. This is Kevin and Joy Vlog. Welcome to my channel, and hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please subscribe, like, and share, and click the notification bell para updated kayo sa aming video. Okay, so ngayong hapon guys, mag-share ako ng about sa aking residence certificate. Ang purpose ng aking kinuha sa residence certificate is like, kung gusto nyo mag-apply spouse visa or what, fiancé visa, kailangan pala ito guys. Kasi, actually, dapat, ang ano sa akin advice na sa Pinas, dapat ako mag-interview. So, sabi ko, layo naman. Sabi ko, parang hirap. So, and kasi andito naman ako sa Thailand, so kailangan ko andito lang ako magpa-interview. So, ngayon, sabi sa amin, nang tumutulong sa amin, sabi niya, kailangan ko ng proof na andyan ka talaga. So, kailangan ko ng resident certificate. So, ayun. Pinrocess ko yung resident certificate para dito ako makapag-process. At saka dito ako magpa-interview. So, kung sino sa inyo dito sa Thailand, magpa-process ng spouse visa or fiancé visa. At saka kung gusto nyo magpa-interview na dito na hindi nyo na kailangan umuwi ng Pilipinas, ayan, i-process nyo lang guys yung inyong resident certificate na nagpapatunay na andito kayo. Kasi kung wala kayong ganito, wala kayong proof, so, kailangan nyo talaga umuwi ng Pinas. Doon kayo magpapa-interview sa Philippine Embassy. So, ayan. So, ito, natapos ko na siya. So, i-share ko sa inyo. Kung dito sa Ubon, kumuha ako nito sa Ratchathani Tourism Police Station. Kasi sa immigration, hindi nila ako isyuhan ng residence certificate. So, ayan lang guys. Okay, so... Ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ganap, kung ano na nangyari sa araw na yun. 2 days yata ako nag-travel, so kaya parang hindi maganda yung pakiramdam ko wala pa to last week. Parang nahina yata ako. Ayan guys, kung mayroon kayong mga katanungan about dito, itatry kong sagutin yung mga tanong nyo, pero hindi lang ako expert dito. So, inishare ko lang ang mga bagay-bagay na kailanganin para yung sa ibang mga... kapwa nating Filipino na hindi na kailangan umuwi ng Pilipinas para for interview. So, pwede pala tayo makapa-interview sa ibang embassy sa labas. Basta importante, meron lang tayong proof na resident certificate na ipapakita. So, yun lang guys. So, ayan na guys. Noong Monday ng hapon, pumunta ako guys doon sa may immigration. Hindi ako tinanggap. Dinala ako nila doon sa may ano. Doon ako tinuro sa may police station ng tourism. Andun malapit sa Warren. Ang layo-layo guys. Sobra ang layo. Ayun guys. So, hindi natapos noong Monday ng hapon. Pinabalik ako ng umaga. Ayan. Nagta-travel ako Tuesday ng umaga. Alam niyo, gumawa pa ako ng video record para hindi ma-miss ng mga estudyante ko yung lesson ko. Nagbigay ako ng video record at saka yung tawag dito, yung worksheet. Ayan. Nasa van na po ako niyan. Ayan, so, ayan, nakarating na ako doon sa may tourism police station. Hindi ako masyado nakapag-video. Ayan, so, pinahintay ko yung taxi kasi mahirap yung taxi doon, guys. Mahirap magbantay, so pinahintay ko ng 1 hour. Malaki-laki yata yung binayaran ko, about mga 300 plus. Ayan. So, while nag-await ako ng aking residency certificate, ayan, magbibidyo-video ng sarili. Ayan, guys. So, pagkatapos yan guys, ayan, kung gusto nyo mag-complain, kasi na may complain nyo doon kayo pumunta doon, kung meron kayong i-complain ng, kung sino yung i-complain nyo dyan. So, ayan guys, pauwi na ako, tapos na yan. So, i-video ko lang konti yung background, saka mga view ng Ubon Ratchathani Tourism Police Station. Para in case na gusto nyo paggawa ng mga certificate, yung mga residency or ano dyan. So, dyan kayo pumunta kasi yung sa immigration, hindi sila mag-issue na about dun sa may certificate of residency. So, ayan guys. Pabalik na ako ng Ubon kasi pupunta ako doon sa may ECC. ECC sa harap ng Ubon Park. Kasi sila yung nagta-translate. Halimbawa, yung papers mo doon is nakapasa Thai, so ipa-translate mo lang doon. So, malapit na ako, guys. Ayan, dito na ako sa may, ano, sa Ubon. Malapit na talaga ako. Ayan, karating na ako doon sa may Ubon Park. Ayan, hintayin ko na lang na mawala yung mga sasakyan bago tumawid, kasi nakakatakot tumawid. So, sa harap na yan, guys.
tatawid ka dyan, tapos lalakad ka lang ng konti, and dyan na yung isisi. Isisi. Ayan. So, ang dami sa akin, guys. Ayan. So, andito na tayo, guys. Lakad-lakad na tayo papuntang ECC. Ayan. Sa mga Pinay dyan, na nakapag-asawa, mga foreigner, kung gusto nyong mag pa-interview sa ibang bansa, kasi andiyan kayo naka-work. So, mag-process na kayo ng mga resident certificate nyo. Ayan. And guys, malapit na ako sa ECC. Ayan. Okay, lapit na guys, lapit na. Ayan, ECC. Okay, after that, giniwan ko lang na dyan sa may ECC. And binalikan ko ulit pagkahapon para makuha ko siya. Ayan, yung price pala, mamaya sabihin ko sa inyo kung magkano yung binayad ko dyan. So, ayan guys. Natapos ko na din yung mga documents ko. Tapos ko na yung sa resident certificate ko. Nakuha ko na. So, ipapakita ko sa inyo guys. Yung resident certificate ko. Ito siya. Ayan, nakapasatay. So, nakalagay doon. Ayan. hindi ko mabasa ha. Ayan. So, ito yung kinuha ko doon sa may ano ba yan? Sa Ubon, Ratchathani Tourism Police Station. So, kung mayroon kayong gustong ipagawa ng mga certificate niyo like residency, so doon kayo pumunta. Kasi, nauna sa immigration ako pumunta. So, hindi ako nila inisyuhan kasi hindi sila nag-issue ng walang receipt. So, yan. Doon nila ako tinuro doon sa may tourism police station. So, pumunta ako doon. Alam niyo guys kung magkano binayad ko dito is 300 baht. Pero sa ibang province, wala daw ito bayad. Free lang. Kasi yung sa friend ko, nung kumuha siya ng certificate of residency certificate doon yung sa Bangkok, nakuha niya yung sa immigration. So, free lang. Walang bayad. Pero sa akin, nagbayad ako ng 300 baht. Ayan. So, dahil hindi natin guys maintindihan guys, pumunta ako doon sa ECC. Doon malapit sa may Ubon Park. So, ayan guys. Ito na. Pinatranslate ko na siya. Ayan, may tatak siya. Pinatranslate ko na siya. So, yung purpose nito kung bakit ako kumuha, kasi this is my proof na dito ako meron akong residency dito sa Thailand na dito ako nagsistay at saka dito ako nagwo-work. So, ito yung proof ko kasi kailangan ko ito sa pag-process ng aking visa. Yung husband ko kasi ng petition. So, yung tumutulong sa amin, sabi niya, pinasda ako dapat mag-interview, sabi ko, malayo. So, sabi niya sa amin, yung magbigay ka ng proof na residency na nandito daw ako, nandito ako nakatira. So, humingi ako ng documents dito sa may-ari ng bahay, saka gumawa ako ng certificate. So, ito na guys. Ayan. So, oh nga pala, ang binayad ko sa may aking translation, ang binayad ko sa translation is about 600 baht. Ayan. Depende. Okay, so, depende din sa documents na ipa-translate nyo. Yung iba dyan, mahal yung ano nila, mahal yung singin nila. Naabot na 700, 1,000. Depende sa documents. Sa akin, 600 baht. At least natapos na din yung mga kikailanganin ko para hindi na ako mag-isip. Ayan. So, yan lang guys. Sa tulong ng Panginoon, sana matapos ko na ito lahat ng mga documents ko. And guys, thank you for watching for my video. Bye-bye!